Hi guys, welcome to my YouTube channel, mga Kalaman Vlog. Guys, please, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe guys sa ating YouTube channel. So, ngayon guys, ang install natin guys, iba at ibang uri ng installation natin guys, pang all house na to guys. So, pang malaki ang setup guys. So, pasensya na, ngayon lang tayo nakapag-upload ulit guys kasi sobrang busy kasi natin, marami kasing project. So, yan guys, yan yung ating i-explain sa inyo yung about sa ating installation. So, meron tayong water pump, bladder tank, tapos meron tayong multimedia filter. Yan, all-in-one na yan. So, yan guys. So bago ang lahat, intro muna tayo guys. So ito na guys, nagbabalik na po. So ito guys, ito yung pump na install natin, bali deep well type. Pero shallow well siya guys, pero kasi yung source natin is mayroong tubo na nakabaon, so it means sa kanya deep well type na siya, pero yung source ng tubig niya is nasa 20 feet, so kayang-kaya niya guys. So yan guys, italimid Speroni guys yung water pump natin, tapos yan EPC Bolnix italimid din, tin bar maximum niya guys. So yan yung kanyang EPC guys. So bagong EPC, tapos naglagay tayo guys ng female adapter na 1 inch, tapos naglagay tayo ng elbow sa itaas guys 1 inch, then yun patente guys para mabilis tayong magtanggal guys dyan lang sa ating yun patente. Size is 1 inch, and then nagtay tayo guys yan chlorinator guys. So meron tayong chlorine na inilagay dyan guys sa loob, chlorine tablet. So yan sa itaas guys, yan yung kanyang bypass guys. Kasi yung chlorine sa ilalim, pag ipopol mo yan, yung dalawang bulb na yan, yung isang bulb at saka yan. So papasok siya galing ng pump, papunta dyan sa ating chlorinator, tapos papasok dyan sa ating female adapter, sa ating multimedia filter yan. Papasok sa ating FRP tank. Tapos yung, para hindi masyadong mano guys, sa itaas yung kanyang backwash. Yung sa itaas kanina guys, na sa bulb bulb na pinakamataas guys, yan yung ating bypass. So yan. So naglagay din tayo ng union guys, then elbow 1 inch, tatlong piraso guys. Tapos bis tank na 480 liters BSTR. 400 liters na BSTR na bis tank guys, yan. 304 stainless po. So yan. Yan yung setup niya guys. So yan. So mamaya guys, i-explain ko sa inyo isa-isa guys. So meron tayong connection sa ilalim. Lagyan natin yan mamaya guys. So ito guys. So nilagyan natin yan yung sinasabi ko kanina guys. Yan yung galing ng ating galing sa ilalim guys. Yan yung kanyang suction. Yan yung inlet niya guys. So nag-elbow tayo, tapos actually may lagyan pa tayo dyan na union guys para mabilis tayo magtanggal. So yan EPC, tapos out na yan guys, ito union, yan chlorinator. So papasok sa ating chlorine, papasok dyan sa ating FRP tank, then yung isa na guys na filter yan, yung blow na slim 20. So ano yun guys, sa product na yan. So papunta na yan sa kanya kung clean na siya guys. So naglagay tayo ng mga elbow guys, mga fittings, so mabilis man lang yan. So sa ilalim yan guys, yan yung output ng ating papunta na yan sa ating bahay guys. So naglagay tayo ng union, tapos yan pala guys, naglagay tayo ng dalawang bulb kasi yung isa guys dab yun. Ang nakaganda niyan guys, inverter type, so wala kang marinig na boses guys yung under niya, so sobrang hina talaga. So yan, papunta na yan sa kanilang bahay ng customer. So pangalawa guys, pangalawang installation natin, so yan pa rin. So yan pa rin yung setup
medyo madilim-dilim na guys kasi gabi na kami na ano. So yan guys, bali dinidemo kasi natin sa customer yan. So yan guys, yan yung galing ng ating storage tank. So bali gravity feed papunta dyan, papasok yung isa nating motor sa ating bladder tank. Tapos naglagay din tayo ng isang EPC, tapos out na guys, papunta na doon sa kanilang bahay guys. So yan yung kanyang setup guys. Yan, may pressure switch. Yan, papunta na yan doon sa bahay ng ating customer. So yan lang guys. So I hope na may natutunan naman kayo sa araw na ito guys. So paki-like, share and subscribe naman guys sa ating YouTube channel. So huwag kayong mag-alala guys. Next nating video guys, i-upload natin yung iba't ibang uri ng ating installation about mga technical guys. So abangan nyo next video natin. So mga troubleshooting yung i-upload natin about sa ating water pump, kung paano tayo mag-trouble. So mga technically guys, so ituturo ko sa inyo next nating video guys. So yun lang guys. Thank you so much sa support nyo guys, and thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa channel na to, at maraming salamat din sa mga sumusuporta pa lang. So thank you so much sa inyo guys, and God bless. So guys, paki-comment po sa ibaba guys kung meron ka akong na-miss out guys, para ma-clear po natin. So guys, paki-comment din sa ibaba guys kung meron kayong gustong ipagawa na video guide about guys, about plumbing or about filtration. So paki-comment sa ibaba guys kasi gawa natin yan ang video. At yung mga technical guys na na-encounter nyo about ng ating water pump, so paki-comment lang sa ibaba sa video na to kasi gawin natin yan ng solusyon. So thank you so much guys, yan lang. So thank you so much guys, and God bless. Thank you so much and God bless. Thank you for watching.